Ito ang latest trendy. Viral at trendy ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Korte Suprema hawak na ang mga ebidensyang magpapatunay ng may anomalya di umano sa loob ng PhilHealth. Dating direktor ng PhilHealth na walang iba kundi si Risa Ontiveros, muli namang madidiin di umano sa pagnanakaw niya. Ito ang mainit na balitang pinuputak din ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang magkugunitang naging maugong ang mga balitang winawaldas lamang ng PhilHealth officials ang pera di umano sa loob ng kanilang ahensya na nagmumula sa kontribusyon ng taong bayan. Nangyari ang mga kaganapang ito sa termino ni dating Pangulong Ninoy Aquino. Kung matatandaan ay ito ang ilan sa mga laman sa naging balita. Quoted, SC affirms COA ruling disallowing 83 million pesos benefits to PhilHealth execs. Ontiveros dared to return 1.76 billion pesos in PhilHealth bonuses. End quote. Dahil sa nangyari ay naghain di umano ng petisyon ang mga PhilHealth officials na sangkot sa malaking korupsyon pero bigo silang makalusot dahil ibinasura ng korte ang kanilang apila kaya naman ngayon ay sinisingil na sila. Samantala, pagiging pakialamera ni Senator Risa Ontiveros sa usaping tungkol sa relasyon natin sa China binutata dahil mas maiging mapagtuunan ng pansin ngayon ni Risa Ontiveros ang problema niya sa PhilHealth. Senator Risa Ontiveros sinabing hindi pa tapos ang people power at gusto pa di umano nitong mag people power muli laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Risa sinabing hindi dapat kalimutan ng mga tao ang people power, ngunit Risa nirespakan ng mga netizens at sinabing mas hindi dapat kalimutan ang ninakaw niya sa PhilHealth. Dahil sa nangyari ay naghain di umano ng petisyon ang mga PhilHealth officials na sangkot sa malaking korupsyon pero bigo silang makalusot dahil ibinasura ng korte ang kanilang apila. Kaya naman ngayon ay sinisingil na sila. Samantala, pagiging pakialamera ni Senator Risa Ontiveros sa usaping tungkol sa relasyon natin sa China binutata dahil mas maiging mapagtuunan ng pansin ngayon ni Risa Ontiveros ang problema niya sa PhilHealth. Ang punin niyo? Okay lang naman bilang mamamayan, no? Okay lang naman po bilang isang mamamayan na mag-react tayo dito sa Chinese ambassador, no? Yung sinasabi niya po na kaya nag-react na yung nag-react na yung si Pangulong Marcos. Huwag kayong mag-alala, hindi namin gagamitin. Hindi, nauna na po si Pangulong Marcos, 'di ba, na nag-react. Huwag mag-alala yung mga kaibigan namin Chinese, hindi namin ipapagamit yung EDCA para for offensiva, no? Para kayo ano. Ngayon ang paalala lang ng Chinese, nagpaalala lang. Alam po ninyo, magkakaibigan po tayo, yung China po, no? US. Okay, may sinasabi kayo na mga simpleng pagbabanta sa Chinese ambassador. Hindi okay yun. No? Hindi okay yung mga pinagsasabi mo na parang... kaya lang kung uunawain mo yung sinasabi niya, nagre-react siya sa pangangatwiran na kaya magtatayo ng EDCA para protektahan yung 150,000 na Pilipino sa Taiwan. Ang point lang ng China, hindi po ako spokesperson ng ng China, no? Hindi po ako kaibigan namin kayo, kaibigan din namin ng US. Kaya lang pinapaliwanag ko lang kung bakit nag-arrive yun. Hindi po niya tinatakot, ang sinasabi niya, mas nanganganib nga yung 150,000 kung may EDCA kayo. 'Di ba? Yun lang yung point niya, pero hindi niya po sinabi na tanggalin yung EDCA kung di may mangyayari rito sa 150,000 na OFW. Alam po ninyo, wala po tayong, eto po, meron po tayong deklarado. No? Papaliwanag lang po natin.
Tayo po ay pumirma, nakapirma po tayo sa isang resolusyon sa United Nations, yung tinatawag na One China Policy. Ano po yung ibig sabihin ng One China Policy? Isang China lang po ang kinikilala ng mundo. Ito po yung People's Republic of China. No? Sa makatuwid, hindi po kinikilala ng Pilipinas yung Taiwan bilang isang nagsasariling bansa. Okay? Kaya po yung sinasabi ng Chinese ambassador na unevocably ay tanggihan natin. Teka, para sigurado lang kaya tayo, baka tayo eh. Ito. China advises speech to unequivocally oppose Taiwan's independence. No? Eh, matagal na pong nagdeklara ang Pilipinas na isa lang ang kinikilala natin China. Ibig sabihin, ang opisyal po na paninindigan ng bansang Pilipinas, isa lang po yung kikilalanin. So kung may magdideklara ng independence laban sa China, hindi po namin kinikilala yan. No? Okay, kaya wag mo na kaming paalalahanan. Wag mo kaming intindihin. Meron kaming deklarasyon na hindi kami makikialam. Pati yung gobyerno namin ngayon, hindi kami makikialam, hindi kami papagamit dyan sa digmaan ninyo, kung matutuloy man yung digmaan ninyo. Tama naman yung sinasabi ng Chinese. No? Hindi kami ang magpapasimuno ng digmaan dyan. Dahil parehong inchik eh. Inchik-inchik yan eh. Walang magaganap na digmaan dahil amin yan eh. Hinihikayat namin yung mamamayan na sa Taiwan, mga inchik sa Taiwan, na makipag-unite na ng payapa. Anyways, meron naman silang one country, two system. Mananatili naman yung sistemang kapitalismo dyan sa Taiwan. Katulad ng ginawa nila sa China at meron ng experience, di ba, Macau. Okay. So, sa madaling salita, malinaw po itong polisiya na to o yung ating paninindigan na isa lang po ang China ang kinikilala natin. Kung magdedeklara po ang Taiwan, hindi po natin kikilalanin yan. No? Kasi kaibigan natin ang China. Parang internal po, tinitreat po natin yan na internal. Okay. Eh, bakit natin pinag-uusapan to? Eh, kasi nga po, umepal na naman to si Ontiveros. Ito po ang sabi ni Ontiveros. Senator Risa Ontiveros has urged Palace to tell Beijing. Eh, na naman siya. No? Pinapayuhan ni Ontiveros. Hinihikayat ni Ontiveros ang palasyo o si Pangulong Marcos na i-recall ang Chinese ambassador dahil sa advice niya sa Pilipinas na huwag suportahan ang pagsasalari ng sarili ng Taiwan. Ito, paulit-ulit na tayo rito kay Risa Ontiveros. Eh, no? Gampanan mo ang tungkulin mo bilang oposisyon, huwag mong pakialaman yung trabaho ng presidente ng Pilipinas. Oposisyon ka. Gampanan mo yung pagiging oposisyon nyo. Galingan nyo. Hindi po ang oposisyon po, hindi po trabaho, eh tatama lang natin. No? Baka kasi ang dami nagpapalakpakan, mabuti pa si Ontiveros. May sense. May nagpapayo siya na gano'n. Hindi po trabaho kailanman ng oposisyon ang payuhan ng Pangulo o payuhan ng palasyo. Ang trabaho po ng oposisyon, nung magagaling na oposisyon, nag-expose siya ng mga katiwalian sa pamahalaan. Nag-expose, hindi po tinuturuan. Magkaiba po yun.
hindi ka bahagi ng administrasyon. Huwag mo sabihin na advisor ka ba ng Pangulo? Ibig mo sabihin, hindi na si Enrile, ikaw na pumalit. Ang dami pong nakapaligid sa Pangulo ng Pilipinas na magagaling mag-advise tungkol sa batas. No? At yun na nga mga ka-trendy. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaction mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po!